pang hihintay mo? Bilisan mo na! Ngayon na! Kamusta kayong lahat? Welcome nga pala sa Good Vibes News PH. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Joseph at samahan niyo akong pag-usapan natin ang mga latest na pangyayari dito sa ating bansa. Simulan natin! At para sa ating headline, Department of Education ay nangangailangan ng 43,000 teachers ngayong darating na pasukan. So ang Department of Education ay nangangailangan ng 43,000 teachers ay saktong-sakto po para po sa mga guro na galing ng private schools. So ngayon po ang pinaka-best time na kayo po ay lumipat sa public schools para magkaroon po ng sigurado at permanenteng trabaho. So wala na pong tatalo sa trabaho na ikaw ay nasa gobyerno. Yan po ang iyong sweldo po ay dire-diretso, okay, secure na po ang iyong future at marami ka pong sources ng funds. So inaanyayahan po ang lahat po ng mga guro, yung may mga license po na mag-apply na po sa kani-kanilang mga divisions office para po kayo ay ma-assess at magkaroon po kayo ng permanent work as teacher po ng Department of Education. So ngayon po ay pag-uusapan po natin ang Philippine Peso Exchange Rate Table. So nandito po ang top 10 ng mga different currencies sa iba't ibang parte po ng mundo at yung equivalent nila ngayon po sa peso. So pisahan po natin. So ang US dollar po ngayon ay nagkakahalaga ng ang isang US dollar ay nagkakahalaga po ng 48 pesos and 37 centavos. So yan po ay bumaba kahapon. Okay? Ang euro po ay meron po tayong 57 pesos and 42 centavos. So bumaba din po, ibig sabihin po, ang piso po natin ay lumakas. British pound, 62 pesos and 32 centavos. Indian rupee, 65 centavos. Australian dollar, ang isang Australian dollar ay equivalent po sa 35 pesos and 46 centavos. Canadian dollar, 36 pesos and 75 centavos. Singapore dollar, 35 pesos and 56 centavos. Swiss franc, 53 pesos and 32 centavos. Malaysian ringgit, 11 pesos and 70 centavos. And then Japanese yen, yan po ay may 45 centavos. So ngayon naman po ay usapang stock market po tayo. So nandito po yung iba't ibang companies po na part po ng aking portfolio at alamin po natin yung kanilang current price po. So kanina po natapos po ang trading mga bandang 2 PM at ito po yung pinaka last price po ng iba't ibang companies po. Umpisahan po natin. Ayala Land Incorporated or ALI, ang price po niya ay 31 pesos and 95 centavos. So tumaas po ang price niya. Aboitiz Power, 26 pesos and 90 centavos, bumaba po. Airit, 25 pesos and 65 centavos, ganun pa rin po, hindi po nagbago. Banco de Oro or BDO, 90 pesos and 05 centavos, tumaas po. Dito, yung bago pong telecom company sa Pilipinas, 3 pesos and 64 centavos, tumaas po. DMC, 4 pesos and 11 centavos, bumaba. Globe Telecom, 2,074 pesos, bumaba po. GMA7, 5 pesos and 09 centavos, bumaba. Jollibee Food Corporation, 134 pesos and 90 centavos, bumaba po. Meralco, 278 pesos and 60 centavos, tumaas. Nickel Asia, 3 pesos and 09 centavos. Pure Gold, 48 pesos and 55 centavos, ganun pa rin po. Semirara, 9 pesos and 88 centavos, bumaba po. SMPH, 28 pesos and 50 centavos, bumaba po. SPC, 9 pesos and 17 centavos, tumaas. Then, PLDT, or TEL, 1,405 pesos, bumaba po siya. Union Bank of the Philippines, or UBP, 54 pesos and 05 centavos, ganun pa rin po. And then, URC, or Universal Robina Corporation, ay 141 pesos and 20 centavos. So ito po yung iba't ibang price ng different companies na matatagpuan po sa Philippine Stock Exchange. Natapos po ang trading kaninang tanghali. Ang susunod po nating balita, according po kay Secretary Briones,
Ang periodical exam ay tatanggalin na muna ng DepEd ngayong academic year. So according po yan sa GMA News 7. So ngayong nalalapit na ang pasukan, inihayag ng DepEd na tatanggalin daw pansamantala ang pagkakaroon ng periodical exams ngayong taon upang makaiwas sa dayaan ang mga estudyante. Kagaya po ng balita natin kahapon, according po sa News 5, so si Senator Manny Pacquiao po ay sasagutin ang gastos para sa 13 TV channels na gagamitin ng DepEd sa pasukan. So dati po kasi si Senator Manny ay mahirap lang, so nauunawaan niya ang hirap ng pag-aaral lalo na sa mga medyo mahihirap nating mga kababayan. So para ito sa mga mahihirap na estudyanteng walang pambili ng laptop at gadgets para sa online learning. So mabuhay po kayo, Senator Manny Pacquiao, ang ating pambansang kamaok. So susunod po nating balita, ang sabi po ni Secretary Leonor Magtulis Briones, may implikasyon ang dependence sa modular learning dahil baka uubusin natin ang mga puno natin sa kaka-produce. Yung demand for paper, malaki ang effect sa environment. In the long run, modular is really expensive. So, mahal po talaga yan, no? So, sangkatutak na papel po ang kinakailangan natin para po makapag-produce po ng module. Okay, sa susunod po nating balita, ito po, good news po ito, no? So, 94-anyos na lolo gumaling matapos tamaan ng COVID-19. So, pinatunayan ng isang 94-anyos na lolo na kahit ang may edad na ay kayang-kayang mapagtagumpayan ang sakit na COVID-19. Dahil sa suporta daw ng pamilya ang naging sandigan ni Lolo. So mabuhay po kay Lolo. Congratulations po sa inyo. Congratulations po. Para po sa susunod nating balita. So according po sa UNTV, so 1 meter distance contradiction. So naglalaban po ngayon ang DOTR or Department of Transportation at saka ang Department of Health kung ipatutupad po yung pagbabawas sa 1 meter sa social distancing po. So, yan po yung pinag-uusapan po ngayon. So, ang presidente po ay magde-decide kung papayagan niya pong ibaba sa 0.05 meter ang social distancing. Then, next week po, pag napatunayan po na wala naman pong ganung kalaking implication sa kalusugan, so, pabababain pa po yan ng 0.5 meter. So, abangan po natin yan. Binabati po pala natin ng maligayang kaarawan si Yusek Annalyn Sevilla, ang Undersecretary for Finance ng Department of Education. So happy, happy birthday po! Mabuhay po kayo, ma'am! Kanina po sa Facebook, nakita ko po ang picture ni Miss Gloria Romero. So yan po yung picture niya nung dalaga pa siya. Napakaganda po niya, no? Then ngayon po, nung matanda na siya, yan na po ang itsura ng ating iginagalang na Miss Gloria Romero. So mabuhay po kayo. Okay, sa Facebook, may nakita rin po akong infographics, no? So, ba't ako? So, ang sabi po, may kilala ka bang sabihan lang na maghugas ng plato, nagiging paniki na? Ba't ako? Talaga naman. Okay, may nakita rin ako sa Facebook, no? Ang sabi, hindi kawawa ang mga batang inuutusang gumawa sa bahay. Ang kawawa, kung tatanda sila na walang alam sa buhay. So, very good. So, kayo mga anak, mga bata, kapag inutusan ng magulang na gawin to, gawin yan, abay sumunod lang kayo at magandang training po yan. So, tandaan po ha, sumunod po sa mga magulang at maging masipag sa bahay. Huwag mo sasabihin na, wait lang, nakaw, gawin nyo agad. Hindi na maalis sa cellphone kasi. Ang susunod po nating infographics, meron pong stall. Ang pangalan po niya ay Antox. Antox pritong manok. Makakatulog ka sa sarap. Ngayon, no, yung manok ina-antok. Ang galing talaga ng Pilipino. Very creative, no? Antox po yung ginaya niyan. Ginawang Antox. Okay, next po natin, nakita po natin sa picture, dalawang aso po, no? Yung isa po ay galit na galit, nakalabas po yung pangil.
Yung isa naman, binilatan pa. So, yung mga haters po, ayan, dapat sila. Huwag niyo pong pansinin at huwag niyo pong intindihin yung mga yan, no? Ayan niyo po silang magalit at ma-stress kayo. Easy-easy lang po. Then, ang last image po natin, may nakita po ako, si tita po daw, oh. Si tita, inaalagaan niyo yung bata. Ang sabi po, sila ang tita, sila yung mga taong sobrang bait at mahaba ang pasensya. Pero minsan, sila rin yung tagapain ng pagkain ng mga pamangkin. So maraming salamat po sa pagsama sa akin sa programa nating Good Vibes News PH. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-hit yung notification bell sa baba at i-like mo na rin at i-share mo na rin ang video natin na ito. So maraming salamat. Kita-kita ulit tayo bukas para sa episode 8 ng ating programang Good Vibes News PH. Mag-ipon po tayo para po kapag mayroon pong emergency ay may mahuhugot po tayo. Maraming salamat po at paalam.